What's up, mga Bucks? And today's video, pag-uusapan naman natin yung madalas tinatanong sa akin halos araw-araw. Magkano nga ba ang babayaran mo sa pagkuha ng student permit ngayong 2020? Eh magkano nga ba talaga? Kung interesado ka, manood ka na! Alright mga Bucks, so as we all know, meron na silang dinagdag na 15-hour theoretical driving course. At syempre, hindi na natin ulit babanggitin yon dahil nabanggit na natin yon ng paulit-ulit sa iba nating mga videos. Luckily, dito sa Mabalacat City, Pampanga, ay merong dalawang accredited driving schools na pwedeng puntahan. Yun naman ay yung Carvine Driving School at saka yung Lebron Duane Driving School na parehong nakalocate dito sa Mabalacat City. Ang sabi ng Carvine sa akin pagtatanong, ang 15-hour theoretical driving course nila ay nagkakahalaga ng 2,000 pesos! At included na ang iyong lunch. Ang kanilang lectures and seminars ay magtatagal ng 3 araw. So, ibig sabihin, yung 15-hour theoretical driving course ay pwede mong i-take sa 3 araw. Dumako naman tayo sa Lebron Duane Driving School na malapit din dito. Ayon naman sa kanila, ang kanilang 15-hour theoretical driving course ay magtatagal ulit ng 3 araw. Ngunit, ikaw lang ay magbabayad ng 1,700 pesos. Pero, ikaw ang magdadala ng sarili mong pagkain. Kung sa Carvine ka mag-e-enroll, ang klase ay magsisimula ng 8 o'clock ng umaga hanggang 5 p.m. Kung ikaw naman ay mag-e-enroll sa Lebron Duane, ang klase ay magsisimula ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya Bucks, kailangan mo silang tawagan or kailangan mo silang puntahan kasi kung mag-e-enroll ka, ang klase ay by schedule. Kung ikaw naman, Bucks, ay taga Mabalacat din na katulad ko, para sa akin lang ha, opinion ko lang to ha, feeling ko mas magandang mag-enroll sa Carvine Driving School dahil katabi nila mismo ay LTO. Diba maganda? O diba social? Okay, Bucks, so kumuha ka na ng ballpen mo at papel mo para makompute na natin lahat ng pwede mo o maaari mo lang naman gastusin sa pagkuha ng student permit. So, gagayahin muna natin yung mga nagastos ko nung ako'y kumuha ng student permit, which is last November 2018. Sa medical ay gumastos ako ng 200 pesos. At yung extra fees naman na binayaran ko ay 318 pesos. Kasali na doon ang computer fee, student license fee, at processing. So halimbawa, gusto mo mag-enroll sa Carvine Driving School, which is yung 2,000 pesos kasama na yung lunch mo ng 3 araw. So 200 pesos plus 318 plus 2,000 na theoretical driving course equals 2,518. Kung ikaw naman ay sa Lebron Duane, 200 para sa medical, 318 sa extra fees, at 1,700 sa theoretical driving course equals 2,218. Okay mga Bucks, so in short, hindi ka mafo-4,000 sa pagkuha lang ng student permit. O diba good news yun? Okay mga Bucks, so usapang requirements naman tayo. Para sa 16 to 17 years old na kukuha ng student permit, kailangan mo ng 15-hour theoretical driving course, kailangan mo rin ng original at saka photocopy ng NSO mo or PSA birth certificate, kailangan mo yung parent consent mo with notarization, kailangan mo rin yung parent valid ID, and then valid ID na government issued or student ID, original at saka photocopy. Kung ikaw naman ay 18 years old and above, nakukuha ng student permit, kailangan mo ng 15-hour theoretical driving course,
original and photocopy of your PSA birth certificate. Kailangan mo ng valid ID, which is government issued, isang original, and then photocopy. Kung ikaw naman ay married woman, nakukuha ng student permit, kailangan mo ng 15-hour theoretical driving course, original and photocopy of your PSA birth certificate, kailangan mo ng original and photocopy of your PSA marriage certificate, kailangan mo rin ng valid ID, government issued, original, and photocopy. Kung ikaw naman ay foreigner na gustong kumuha ng student permit dito sa Pilipinas, kailangan mo ng 15-hour theoretical driving course. In addition, kailangan mo rin magdala ng original and one photocopy of your birth certificate. Kailangan mo rin patunayan na nagstay ka na dito sa Philippines ng at least 1 month at meron kang visa duration na at least 1 year. Kung ikaw naman ay pinanganak dito sa Pilipinas, kailangan mong dalhin ang iyong original and photocopy of your birth certificate. Yun nga lang, syempre kailangan ito ay authenticated. And that's it for today's video, mga Baks. So, uulitin ko, mga Baks, meron tayong listahan sa ating page ng mga accredited driving school. Ang gagawin mo lang, Baks, ay tignan yung listahan ng accredited driving school, tignan yung pinakamalapit sa lugar nyo, tawagan sila, at mag-enroll. So, sana nakatulong tayo sa mga taong lalo na nagtatanong kung magkano ba talaga ang pwede nilang gastusin sa pagkuha ng student permit. At kung nagustuhan mo ang videong to, like, share, subscribe, and comment down below. Magkita-kita tayo muli sa susunod na video.